In, in. In. Ini. Ni. Ini ba? Ini. Ini. Ni. Ni. Ini, ni, ni. Narito na ang programa Tubig at Mga Mineral. Tutukan ang pinakanatural na pamamaraan ng pangangalaga ng kalusugan. Hatid sa inyo ng Verone Rev Enterprise at Ionic Concentrated Mineral Drops. Tubig at Mga Mineral. Mineral. Magandang oras sa lahat ng mga sumusubaybay sa programang Tubig at Mga Mineral. Ako po si Angie Dakis, nag-iimbita sa inyo na tayo magsama-sama sa isa pang presentasyon ng palatuntunang naghahatid ng totoong natural, simple at epektibong pamamaraan ng pangalaga sa kalusugan. Ito po sa pamagitan ng concept na Tubig at Mga Mineral, Sagot sa Kalusugan. Ang programang ito inihahatid sa inyo ng Verone Rev Enterprise, ang exclusive marketer sa buong Pilipinas ng MRI Ionic Mineral Drops. Siyempre po, ang ating Ionic Mineral Drops ay distributed sa buong Pilipinas ng Verone Rev Enterprise. Pero ang makikita nyo po sa bawat bote ng Ionic Mineral Drops ay ang ating importer, which is the sister company ng Verone Rev, ang Ionic Mineral Resources Philippines Corporation. Yan po ay nakabase sa Naga City sa Camarines Sur. Tayo po ay from the province, pero ang ating pong company na pinagkukuna ng ating produkto, ito po ay 100% imported sa Utah, USA, gawa po ng Mineral Resources International, at ito po ay 51 years na sa mineral supplement industry sa Great Salt Lake. Ang kanila pong tanggapan ay talaga namang siya pong gold standard pagdating sa mineral supplement industry sa US at sa bahagi po ng Utah. At nakakasiguro po kayo na food quality, kaya siguraduhin pagdating sa mineral drops, dapat po ang brand name is Ionic, ang spelling is I-O-N-I-Q-U-E. Pag mali po ang spelling ng inyong mineral drops na hawak, ha? At wala po yung logo ng MRI, aba, ay magduda na kayo kung iyan nga po ba ay food quality minerals. At sigurado ako, 100%, kung hindi Ionic ang inyo pong hawak at hindi po MRI ang isa pang logong nakalagay maliban sa logo ng IMRPC, iyan po ay hindi food quality mineral na galing po sa Utah. Pero bago tayo magpatuloy ngayong araw, narito muna ang ating words of wisdom for today. Galing po sa Psalm chapter 46 verse 10. He says, "Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth." Yan ang ating words of wisdom. Ngayong araw, mga kaibigan, sa ating pong topic, bibigyan daan natin. Bakit bawal? Sa ating topic na bakit bawal, bakit nga ba bawal ang pagtake ng alcoholic beverages? Aba, bakit bawal? Hindi lang po ang concept ng tubig at mga mineral ang nagbabawal sa pagtake ng alcoholic beverages, kundi maging ang conventional way. Ipapaliwanag natin ngayong araw sa programa kung bakit nga ba bawal sila. Yan po sa pagpapatuloy ng programa. Narito muna ang ating Tubig at Mga Mineral Jingle. Ating alagaan ang kalusugan sa wastong paraan. Mga sustansyang kailangan rin tayo ay kakain. Dapat ilaan, magkain kakainin, mas sustansya ang hain. Marami ang kailangan, sustansya sa ating katawan. Tubig at mga mineral, ang laging kulang. Sanhin ito ay sakitin ang katawan. Iwasto ang kalusugan, tamang pagkain at inumin.
Tubig na purified ang dapat inumin. Ionic CMD, sa tubig dapat haluin. Ionic Minibus lamang ang nagbibigay. Energy na kung kulang ay inkay tatamlay. Tubig at pangalinan sakot sa kalusugan. Manibus konsepto sa kalusugan. Sundin mo ng masing sina at lulo ka namin. Bueno mga kaibigan, sa mga oras na ito, ibibigyan daan na natin ang ating segment ngayon. Bakit bawal? Bakit nga ba bawal ang alcoholic beverages sa mga taong nais na manatiling malusog? Yan. Hindi lamang po sa pagsunod ng concept ng tubig at mga mineral, kundi maging po sa normal na sitwasyon ng ating pagkabuhay. Diba? Napaka-importante ito. Hindi lamang po si Dr. Ren Paragas ang ating water doc ang nagbabawal niyan, kundi maging ang conventional way ng pag-manage ng diseases ng mga tao. So, bibigyan po natin ng kahulugan o paliwanag ang mga dahilan bakit bawal ang alcohol sa pamamagitan ng mga letra ng salitang alcohol. Okay? So, letter A. Ano ba yung ibig sabihin ng A? Addiction and depression. So, yun ang isa. Marami po ngayon mga tao merong karamdaman na depression, anxiety attack, and panic attacks. Depression is isa sa mga causes ng pagtaas ng suicidal tendencies ng isang tao. So, ano po ba yung paliwanag hinggil dito? Ayon dito, alcohol addiction may be caused partly by dehydration of the tissue cells, particularly brain cells. Dehydration promotes the secretion of the natural endorphins, the addictive factor in the body. Kali po baga ang mga taong nalalasing madalas nagagawa yung mga bagay na hindi regular o natural na nagagawa ng isang taong wala sa ilalim na impluwensya ng alak. Dahilan nga sa natutuyuan yung kanila pong tissues, cell tissues, lalo na po sa brain. Isa yun sa mga main cause. At alam naman natin, pag ang isang tao po ay, yung mga brain cells niya ay unti-unting natutuyuan, it will die. And problem with our brain cells, hindi po siya nag-regenerate tulad ng ibang mga cells ng ating pong katawan. Now, letter L, liver damage and impotence. Eto, isa po ito sa talagang pinakamatinding na damage din na dinadala po ng alcohol. Liver is the main detoxifying organ of the body. Regular excessive alcohol intake not only damages the liver cells causing cirrhosis, but also destroys the ability of the cells to regenerate new cells. Kaya po, marami na rin mga pasyente ang pumupunta po sa aming tanggapan, nagpapacheck up sa ating water doc with liver cirrhosis. And most often than not, ang cause ng pagkakaroon ng cirrhosis is pag-inom ng sobrang, ng alak. No? Pag-inom ng alak. And ang problema dito, pag tinamaan na ng cirrhosis ang isang tao, nako, para kanyang sentensyado. Okay? At nakakalungkot mang isipin, madalas yung mga pumupunta sa atin is nasa end stage na and we cannot do tulungan pa sila. And another is that yung importance. Siyempre po, pag dehydrated ang tao, kasama sa nadidehydrate ang kanyang dugo. And 8% of the blood is nadidehydrate, nawawala. Yung tubig sa blood is nawawala. And dahilan dito, ang sexual organ ng isang lalaki is hindi po nangyayari. Dahil lang sufficient nerve stimulation is required for erection to take place. Alcohol suppresses such stimulation. So the penile tissue requires an engorgement of much venous blood to increase its turgidity. So parang ano yan eh, parang balloon, di ba? Ang balloon, magiging ano lang siya, turgid lang siya kung fully loaded. Para yung ganun din po sa penis ng lalaki, no? Para magkaroon erection, dapat puno siya ng blood supply. So because ang penis is on the extreme part of the body, pag dehydrated ang isang lalaki,
mostly because of caffeinated substances and alcohol, tapos low intake ng water, talagang tarating yung point na hindi na siya magkakaroon ng erection. Kaya yung mga EDs, usually, i-check nyo ang inyong lifestyle, especially alcohol intake. With dehydration effect on alcohol, with the dehydrating effect of alcohol, venous congestion cannot be achieved and may contribute to erectile dysfunction that leads to impotence. Okay, now letter C creates free radicals causing cancer. Alcohol produces free radicals that normally attack and damage some sensitive tissues if allowed to circulate freely. Melatonin is used to scavenge the free radicals resulting in a low melatonin content in the body. In 2008, for the first time, alcoholic beverages had been listed as a known human carcinogen by the U.S. Department of Health and Human Services in its report on carcinogens, 9th edition. So yan po yung sinasabi, no? Talagang in 2008 pa lang, meron na pong mga pag-aaral na inilabas sa mismong U.S. Department of Health na nagsasabing ang pag-inom ng alak ay nagre-resulta rin sa pagkakaroon ng cancer ng isang tao. Babalikan natin ang paliwanag hinggil bakit bawal ang alcohol makalipas lang nito. CMB, Common Music in Demand. Pero mga kaibigan, patuloy po tayo sa pag-talakay sa ating segment na Bakit Bawal? Hinggil po sa kung bakit nga ba bawal ang pag-inom ng alak. So, doon na tayo sa letrang C, no? So, creates free radicals causing cancer. So, it's been proven that alcoholism o ang pagtake ng excessive amount of alcohol can cause cancer kasi carcinogenic po siya. Now, letter O omits the action of vasopressin. Alcohol inhibits action of vasopressin, the hormone released by the body to constrict blood vessels to raise blood pressure to provide adequate oxygen and nutrients to deprived tissues. This causes brain cell dehydration. Brain dehydration also manifests as hangover. Kaya nga po yung mga nalalasing, di ba pagka umaga, usually night time is drinking session time o kaya happy hour time. Pagkagising sa umaga, merong hangover. Kasi nga nadidehydrate yung brain. And also, dahil dun sa hindi pag-supply ng vasopressin, ito yung hormone po na inire-release ng para makapag-supply ng mas mataas na amount ng oxygenated blood sa iba't ibang bahagi ng katawan. So dahil nga na-inhibit siya, hindi siya magagawang gamitin ng katawan natin, kaya yung brain, which is at the extreme part of the body, the highest part of the body, eh hindi po nasusupply, kaya yun, mapapansin ninyo, pagkagising sa umaga ng isang taong nalasing, lalo na yung mga nasasabi nating sobrang nalasing during the night time, merong nararamdamang hangover. Ayon po kay Dr. Peter R. Martin, Professor of Psychiatry and Pharmacology, Director of the Vanderbilt Addiction Center at the Vanderbilt University School of Medicine, sinabi niya, "We know from neuropathological studies that the two parts of the brain that are most often damaged in chronic alcoholics are the cerebellum and the frontal lobes. Alcohol inhibits all functions of the brain, including the pain-sensing centers. Depression occurs first. Alcohol is central nervous system depressant." So siguro sa hinabahaba nung sinabi dito is napatunayan po ng grupo sa university na ito na ang alcohol, ang unang-unang naapektuhan sa kanya ay ang utak ng isang tao. Lalo na po yung ating particularly our central nervous system. E, alam naman natin, our brain is the major organ of the body, the number one priority of the body. So if it is affected, everybody is affected, di ba? Kaya malaking issue pag ang brain po natin ang tinatamaan. And most often than not, ito po yung pinaka pinipilit na alagaan ang katawan natin eh. Kaya yun nga, no? Eh siya yung laging damage, kaya marami naging epekto. Kaya naman letter H hinders all normal brain functions. Kaya marami pong taong nalalasing na madalas nasasabi natin na maraming bagay na nagagawa ang isang taong lasing
na hindi nagagawa ng isang taong nasa matinong kaisupan o wala sa impluwensya ng alak. And then finally, letter O offends the immune system. Dahil nga dehydrated tayo, alcohol suppresses the immune system, making the person more prone to contract viral infections. Lalo na po ngayong panahon na ito ng pandemya ng isang virus, ang COVID-19, talagang dahil pinapahina nito ang ating immune system, so chances are, hindi lang COVID-19 ang pwedeng tumama sa'yo, pati iba't ibang uri ng infection. A new study reports that long-term alcohol consumption can harm the body's ability to respond to stressors like illness or injury. Ayon po kay Professor Kathleen Rivier, Professor ng Clayton Foundation Laboratories for Peptide Biology at the Salk Institute in La Jolla, California, sinabi nito na ang masyadong mataas na alcohol ang pwede pong maging dahilan para po lalong magkasakit ang tao dahilan sa patuloy na pagbagsak ng kanyang defenses, yung natural defenses or ng kanyang immune system. And then letter L leads to diuresis causing dehydration. So alcohol stimulates the kidneys and forces more water out of the body than normal. The resultant dehydration further damages the tissues. Remember, ang ating pong katawan is 70% water. So correct that 70%. At wag na nating bawasan pa through using diuretics like alcohol. And sabi nga po ni Dr. Fredon Batman-Hellidge, no? Much of the problem of bad health today is founded on the misconception that any fluid containing water does the job to quench thirst. And remember also, ang ating pong katawan, we are, sabi nga, water is the only prescribed beverage to the human body and nothing substitute for water. Bakit bawal? At yan po ang ating segment na Bakit Bawal? Kaya po laging tatandaan mga kaibigan ha, sundin po natin ang ating sinasabi sa programa. Kasi talaga namang kung susundin lang ano po yung ating proseso ng concept ng tubig at mineral, marami ang mga kababayan nating matutulungan na makarecover sa kanila pong mga health concerns. At syempre hindi lang ito tungkol sa paggamit po ng ionic mineral, sa pag-inom ng sapat na tubig. Kailangan po kumpleto yung lahat ng mga pagsunod sa mga regimen natin pong binibigay sa water, sa minerals, and diet. And also yung drinking habit ng ating pong mga kababayan o sino man na nais na matulungan ng ating pong konsepto. Pagbabalik po tayo mga kaibigan makalipas po lamang ng pagunita. Narito na ang patutuo sa bisa ng Ionic Mineral Drops. I am Salvacion Formalejo from Calabanga. And this is my husband, Erickson. At kiniklaim ko po yung kagalingan ko sa ngayon. November 2018, nag-undergo po ako ng modified radical mastectomy. Breast cancer stage 3C. Aggressive yung cancer. Hindi ako nag-undergo ng chemo and radiation. Nag-search kami isang grupo na herbal medicine, nag-avail na noong mga product. Marami po sa amin binigay na mga food supplement na herbal based po like moringa, malunggay, turmeric. May juice din kailangan po namin ng at least 70,000 or more. Mga more than 300,000 in one year nagamutan. Yung una po, maganda yung result. Nabigla po kami. Nag-increase yung cancer cell. Napakinggan ko po yung tubig at mga mineral. And then napakinggan ko si Doc Ren. Parang answered prayer to sa akin. May 2020, binigyan niya po ako ni Dr. Ren ng ionic plus selenium. Ginawa niya kong vegetarian. So after 6 months, ngayon sobrang painful kasi wala na po siyang mga bukol na nakapa. Talaga nag-follow lang po kami nung regimen ni Doc. Sobrang talaga pong nakatipid kami. Thankful dito sa ionic. Kailangan din po natin ng dasal kay Doc Paragas. Kinoconsider ka namin na hulog ng langit. Nagpapasalamat ako kay Doc sa kanyang mga advices. Overwhelmed na ang sacrifices namin mag-asawa. May resulta na. Salamat din sa itaas siya.
Basta thank you, Doc. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa tubig at mga mineral, bumisita sa aming tanggapan sa third floor in front of the elevator, Farmers Plaza Mall, Araneta Center, Cubao, Quezon City. Text or call 0998-574-3470. Magandang araw po sa inyong lahat. Narito po ang maikling pagpapaliwanag ng nag-iisang water doc ng Pilipinas na si Dr. Renato Water Doc Paragas tungkol sa sakit na infection. Doc Ren, sa panahong malamig o tag-ulan ay maraming kaso ng trangkaso, ubot-sipon at dengue. Makakatulong ba ang pag-inom ng wastong daming tubig na may ionic CMD? Opo, napakalaki ang may tutulong ng pag-inom ng wastong daming tubig na may ionic CMD. Sa paanong paraan po? Ang magnesium chloride na siyang pangunahing sangkap sa ionic CMD ay napakabisang panlaban sa kahit anong uring infeksyon. Ipinakita ng maraming scientific studies na ang magnesium chloride ay nagdadagdag ng mga 300% ang destructive at phagocytic capacity ng mga white blood cells. Ito ang kakayahan ng mga white blood cells, mga sundalo ng ating katawan, na patayin at alisin ang mga masasamang mikrobyo sa katawan. Ibig sabihin nito, kung sa normal na condition, ang isang white blood cell ay pumapatay lamang ng isang mikrobyo, kapag may magnesium chloride, ang isang white blood cell ay papatay ng 3 mikrobyo. Pinapalakas ng magnesium chloride ang natural defense system ng katawan para labanan ang anumang uring infeksyon. Ito ay natural immune system booster. Ang ibig niyo pong sabihin, ang magnesium chloride na nasa ionic CMD ay isang natural na napakabisang panlaban sa kahit anong uri ng infeksyon, mapabacterial, viral o fungal infection man ito? Opo. Maraming salamat po sa inyo, Water Doc. Ako po si Ma'am Vernie, nagsasabing tubig at mga mineral ang mabisang kasagutan sa sakit na infection. Patuloy kayo nakikinig sa programang Tubig at Mga Mineral. Kung kayo po may mga katanungan sa programa, maaari po lamang na i-message o i-text kami sa aming text line 0917-770-7925 at sa 0999-788-7512. Bisitahin din po ang mga tanggapan ng Verwan Rev Enterprise sa inyong lugar. Maaari din po kayo mag-message sa aming official Facebook page, Ionic Minerals Philippines. Ang spelling po ng Ionic, I-O-N-I-Q-U-E. At syempre sa YouTube channel natin, ha? Ionic Mineral Ionic Minerals Philippines. Meron po tayong mga bagong videos, mga testimonials and lectures ng ating Water Doc para po mas lalo pang maunawaan natin ano pa itong sinasabi nating concept ng tubig at mga mineral. Antabayanan din po sa mga susunod na araw, meron tayong latest testimonial ng isang kababayan po natin na nagkaroon ng kidney stone. Abay, alam nyo bang sa loob lang po ng halos 2 linggo? Hindi pa nga umabot eh. Abay, kusang lumabas itong kanyang kidney stone na dapat sana po ay kakailanganin pang operahin. Abay, ang laking natipid nitong si Mrs. Pakinggan nyo mga kaibigan kung paano nangyari ang sinasabi nating natural way of removing kidney stone. Ay, hindi na lang gallstone ha, pati kidney stone. Pakinggan nyo po yan sa mga susunod na araw ng ating programa. Well, mga kaibigan, ang Verwan Rev Enterprise matatagpuan sa mga opisina ng sumusunod. Ang ating main office ay nasa Unit 5B, 3rd Floor, RL Building, Panganiban Drive, Lerma, Naga City, sa Camarines Sur. At sa Cubao naman, ang ating branch sa Metro Manila ay nasa 2nd level, sa harapan lang po ng elevator ng Farmers Plaza Mall, Araneta Center, Cubao, Quezon City. At ang ating pong contact number for Cubao area ay 0998-574-3470.
3470. And samantala sa Visayas area, ang Ver One Rev Enterprise ay nasa ground floor, DJ3 Building, 72N Iscariu Street, Capital Site, Cebu City. At sa Mindanao, ang Ver One Rev Enterprise ay nasa Mezzanine Manuel Morales Building, 109 JP Laurel Avenue, Barangay 12-B, Bahada, Davao City. It's bye-bye time, mga kaibigan. Narito muna ating words of wisdom for today. Ayon dito, work as though you will live forever and live as though you will die today. Go another mile. Ayon yan kay Og Mandino. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako si Angie Dakis. Laging tatandaan sa Ver One Rev Enterprise at Ionic Mineral Drops. We are caring most dearly. Inyong napakinggan ang programang Tubig at Mga Mineral. Hanggang sa muli, tayo'y magsasama-sama sa paglalahan ng mga pinakanatural na paraan ng pangangalaga at pagpapanumbalik ng kalusugan. Idatid sa inyo ng Ver One Rev Enterprise at Ionic Concentrated Mineral Drops. Tubig, tubig at mga mineral. Wait!